Mga kabarangay, isa pong maayos na araw sa inyong lahat. Meron bang pagdiriwang sa isang taon na para bang ayaw niyong ginugunita? Sapagkat meron kayong naaalala sa mga panahon na dumarating ang celebration na yon. Yung tipong ayaw mo ng Pasko, ayaw mo ng Valentine's Day, ayaw mo ng New Year kasi meron ka naaalala. Meron po tayong isang kabarangay na lumihan po sa ating programa ang tila ba may ganitong nararamdaman. Ayaw niya ng pagdiriwang. Alamin po natin kung bakit. Dito po sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa Barangay Love Stories. Dear Papa Dudot, ang All Souls Day ay isa sa mga pagdiriwang na ayaw kong ginugunita. Kapag sumasapit ang ganitong panahon ay hindi ko maiwasang lalong sariwain sa isipan ko ang maraming pangyayari sa buhay ko. Lalo na sa mga naganap sa public cemetery sa aming lugar. Naranasan ko ang magneto ng pag-ibig noong All Souls Day. All Souls Day pero feeling ko ay Valentine's Day. Nakakatuwa pero totoo. Sa sementeryo ko naramdaman ang pakikipagkasundo sa akin ng kapatid ko na napakatagal kong itinuturing kong kaaway. Hinding-hindi ko malilimutan ang lugar na yan. Ang kwentong ito ay naikwento ko na rin sa lahat ng mga malalapit kong kaibigan. May kaibigan ako at siya ang nagsabi na isulat ko ang kwentong ito para sa programa mo. Sumang-ayon ako sa suggestion ni Jerry, kaya eto, naisipan ko na rin na makalipas ang All Souls Day ay maisulat ko na ang kwentong ito at nagbabaka sakali din na mabasa mo ang kwentong ito. Papa Dudot, itago mo na lang ako sa pangalang Derick. At narito ang ilang bahagi ng mga pangyayari sa buhay ko. Tubong Lipa, Batangas kami, Papa Dudot. Engineer at businessman ang tatay namin ni Kuya Gibson. High school ako noong mamatay ang aming mama. College ay nagpang-abot pa kami ni Kuya Gibson sa Maynila. May bahay kami doon. Hindi kami vibes ni Kuya Gibson. Mainit ang dugo niya sa akin dahil ang paniwala niya malakas ako sa mga parents namin. Matino kasi ako noon pa, siya naman ay kabaliktaran. High school pa lang noon si Kuya ay labas-masok na sa kulungan dahil sa impluwensya ng kabarkada. Naging bad boy si Kuya noong high school na siya. Noong maliliit pa kami ay mabait naman siya, masunurin sa mga magulang namin. Ginagaya ko nga si Kuya kapag nagsasaludo siya kay Papa bilang tandaan ng susunod siya sa utos ni Papa kapag may pinapagawa sa kanya. Yung saludo niya ay parang expression din ni Kuya na okay o approve. Nagsaludo rin si Kuya sa stage noong graduate siya ng elementary. Si Mama kasi ang kasama niya sa stage at kami ni Papa ay nasa audience. Akala nga ni Papa noon ay papasok sa PMA si Kuya sa college dahil nakahiligan ito ang magsaludo. Kahit sa mga litrato ni Kuya noong maliit pa siya, karamihan ay nakasaludo siya. Sinikap niyang mag-college pero inabot ng 7 taon sa kursong papalit-palit si Kuya. Business Management, BSIT at Criminology. Wala siyang tinapos kundi kabarkada. Ako naman, gusto kong sumunod sa yapak ni Papa namin. Kumuha din ako ng engineering. Sa bahay namin sa Maynila ay kasama namin ang isang tita namin na pinsan ni Papa. Siya ang parang guardian namin. Siya si Tita Elisa. Si Tita Elisa ang sumasakit ng ulo kay Kuya Gibson dahil nalulungpa noon sa droga si Kuya at madalas ay lasing. Gusto kong maging close kami ni Kuya noon paman pero siya ang lumalayo. Parang hindi niya kailangan ng kapatid dahil napakadami niyang barkada. Kapag kinakapos ng allowance niya noon ay sakalang niya ako naaalala para utangan ng walang bayaran. Naalala ko pa, noong unang pumalag ako sa pangungutang niya ay nag-away kami. Mula noon kapag may pera ako ay ibinibigay ko na lang. Madali lang naman kasi akong nakakahingi ng pera kay Papa dahil malaki ang tiwala niya sa akin. Si Kuya Gibson, marami munang dakdak si Papa bago siya bigyan. Alam naman kasi ni Papa na kung saan-saan lang dadalhin ni Kuya ang perang makukuha niya. Mula ang kaisipan ko sa mga taong kagaya ni Kuya kahit noong pang-college ako. Hindi sila pwedeng i-disappoint dahil magwawala sila. Kung may wish ako noon,
Yun ang sanay magising si kuya. Para kasing hindi niya naiisip ang future niya. Wala siyang pakialam sa hinaharap. Fourth year na ako noong sa engineering nang muling mag-asawa si Papa. Biyuda ang napangasawa niya. Si Tita Rina na mayroon namang isang anak na babae. Napakaganda ni Tita Rina kaya't hindi nakapagtataka na napakaganda rin ang kanyang anak na si Mika. Unfortunately, magkaaway din noon sina Tita Rina at Mika dahil hindi sang-ayon si Mika sa muling pag-aasawa ng mama niya. Sa probinsya sina Tita Rina pero dito sa Maynila siya noon nagtatrabaho. Si Mika ay sa Maynila din nag-aaral. First time kong makita si Mika noong October 1999 sa bahay namin sa Batangas. Nakasimangot siya noon at sa pagkakatanda ko ay manghihingi siya ng pang-tuition kay Tita Rina. Halatang napilitan lang siyang pumunta sa amin dahil kailangan niya ng pera. Nasa bahay din noon si Kuya Gibson at halatang hindi mapakali habang panay ang tingin kay Mika. Aasa rin ko sana si Kuya Gibson noon pero hindi kami ganun ka-close. Ilang sandali pa, umakyat na ako sa kwarto ko nang hindi man lang nakakausap si Mika. Pero pagtanaw ko sa bintana ay nakita ko si Mika at Kuya Gibson. Nag-uusap sa labas ng gate. Natatawa pa ako kay Kuya Gibson dahil halatang nilakasan lang niya ang loob niya upang malapitan at makausap ang magandang si Mika. Kasunod noon ay inilabas ni Kuya Gibson ang kotse ni Papa. Sa labas ng gate ay nakita kong sumakay si Mika sa kotse. October 2000 ay panahon ng thesis. Wala na akong minor subjects noon kaya't inuwi ko sa Batangas ang thesis ko upang doon gumawa. Once or twice a week ay lumuluwas na lang ako upang ipacheck ko sa advisors ko ang mga accomplishments ko. Naiwan si Kuya Gibson sa Maynila. Kunwari ay nag-a-apply siya noon sa Japan. May banda kasi sila at tutugtog pa sila sa Japan. Isang araw sa Batangas ay dumating si Kuya at hinihingi ang kanyang mana kay Papa. Loko ka! Buhay pa ako eh, nanghihingi ka na ng mana. Sagot sa kanya ni Papa noon, pero sabi ni Kuya, gusto na raw niyang magsarili. Mahabang usapan yon at narinding nga ako kaya't lumayas ako sa salas kung saan sila nag-uusap. Doon ako gumagawa noon ng studies ko dahil ginagamit ko ang mga libro ni Papa sa office niya at nasa tabi lang ng salas. Hapon na noong kausapin ako ni Papa. Nagsolo na ang kapatid mo. Yun lang ang sinabi ni Papa. Hinulaan ko na lang na ibinigay na ni Papa ang hinihingi ni Kuya Gibson. Naglaro siyempre ang isip ko. I even guessed na kung paano lang yun lulusay ni Kuya ang pera. Pero hindi na ako nakialam. Mataas ang tiwala ko kay Papa and I believe that he knows perfectly kung ano nangyayari. Pagkatapos ng thesis ko ay pumasa kami ng mga close friends ko. Nag-outing kami sa Baguio para mag-celebrate. One week kami doon at wala akong kamalay-malay na habang nag-i-enjoy ako sa Baguio ay may masamang nangyayari sa pamilya ko. After Baguio ay nag-stay pa ako dito sa Maynila. Si Tita Elisa ang nagsabi na pumunta sina Papa sa probinsya para ilibing ang bangkay ni Kuya. Nasyak ako sa balitang iyon. Naikwento na lang sa akin ni Tita na namatay si Kuya Gibson sa aksidente habang kasama ang mga kaibigan niya. Diyan na rin nilibing si Kuya sa probinsya dahil sobrang late na noong makontak sina Papa. Ready na raw lahat noon pati ang libingan sa sementeryo nung dumating sina Papa. Mga kaibigan lang daw ni Kuya ang umasikaso sa bangkay niya pati ang burol sa isang bahay ng kaibigan niya. 3 days after ay dumating si Papa at Tito Ariel. Si Tita Rina ay nasa Davao noon dahil sa isang seminar kaya't na nagpasama na lang si Papa kay Tito Ariel. Ang dilim ng mukha ni Papa noon at nandoon yung pagsisisi kung bakit hinayaan niyang magsolo si Kuya sa buhay niya. Dadalawa lang daw ang anak niya at hindi pa niya nagawang alagaang mabuti. Nawala pa niya ang isa. Naawa naman ako noon kay Papa. He was only 23 noong mamatay siya at sobrang bata para matapos ang oras niya sa mundo. I admit na umiyak din ako dahil nag-iisang kapatid ko yung nawala.
at nakakaiyak din yung ideya na hindi man lang kami nakapag-usap ng matagal. Yung usapang magkapatid bago siya nawala. Nawalan ako ng kapatid na marami pa akong pinagsisisihan. Pero syempre, nakakahilom ang panahon. Pati kay Papa, na kaya din niyang tanggapin, eventually na wala na si Kuya. Pumasok ako bilang junior project engineer sa isang construction firm sa Quezon City noong lumabas ang board exam ko. That time, ang fling girlfriend ko ay si Melissa. Melissa was so demanding sa panahon. Bagay na hindi ko nakasanayang ibigay sa kahit na kaninong babae na dumaan sa buhay ko. Priority ko talaga ang career. Hindi ako nagseryoso sa panliligaw. Talagang flirting lang at kapag nakakaramdam ako na nagiging deeper na ang relationship namin, eh naglalaylo ako. Lalo na kapag napapansin ko na nagsasuffer na ang studies ko. Hindi pa ako naging seryoso sa pag-ibig kahit kanino. Pero kay Melissa, gusto ko na sanang magseryoso dahil may trabaho na ako noon at gusto ko na rin sanang isipin ang pagpapakasal, pero definitely hindi si Melissa ang babae para sa akin. Mahilig sa gimmick si Melissa. High society girl at hindi ang tipo niya ang gusto kong maging nanay ng mga magiging anak ko. I wanted someone na simple lang, mapagmahal at magiging mabuting asawa at ina. Smoothly ay naka-exit ako kay Melissa. 4 months later ay nakilala ko si Belinda. She's an office girl na siyang lagi kong nakakausap sa telepono kapag katawag ako tungkol sa housing project. Hindi ko pa nakikita ng personal noon si Belinda, pero ang lamig kasi ng boses niya at sa dalas kong makapag-usap sa kanya ay nabobola ko na. Until na magkita kami and nagandahan ako sa kanya. Mayroon siyang ex-boyfriend na gusto na niyang palitan, kaya it wasn't really bad kung ikukonsider niya ang panliligaw ko. Medyo na turn off lang ako sa kanya ng konti nung umiiyak siya sa harapan ko dahil naaalala niya ang ex-boyfriend niya. Ako naman ay nagpaka-corny noon. Sabi ko, hayaan mo, tutulungan kita para makalimutan mo siya. Naging kami ni Belinda, pero napansin ko na kulang ang pagmamahal niya sa akin. I love her at gusto ko sanang maging asawa siya, pero napapansin ko na hindi lubos ang pagmamahal niya sa akin. Para nga akong nakarma eh, dahil ako noon ang hindi lubos na nagmamahal. Tapos noong ako ang lubos na nagmamahal, si Belinda naman ang barya-barya lang kung magbigay ng pagmamahal. Hanggang sa makipag-break lang sa akin nang bigla si Belinda. Na-realize daw niya na hindi pa niya kayang kalimutan si Edgar, ang ex-boyfriend niya na noon ay binabalikan siya. Noon ko palang natanggap na karma nga yun. I let her go, masakit, pero I had to. Hindi ko naman kasi talaga maaangkin ng lubusan si Belinda dahil hindi ako pasok sa puso niya. November 2002, noong magpunta ako sa probinsya and for the first time, Papa Dudut, ay may kasama akong babae noon, si Jelly. Si Jelly naman ay fling din lang para agad kong makalimutan si Belinda. Nagpunta kami dahil sa pakiusap ni Papa na dalawin ko ang puntod ni Kuya Gibson. Reklamo ko naman kay Papa ay hindi ko alam kung saang sulok ng sementeryo ko matatagpuan ang nicho ni Kuya Gibson. Engineer ka, bibigyan lang kita ng sketch. I know na matatagpuan mo kung saan ang puntod ng kuya mo, sabi ni Papa. Okay, sabi ko na lang. October 31 ng gabi ay sakay na kami ni Jelly ng kotse ko. Dumating kami ng madaling araw at nag-check-in kami sa isang hotel. November 1 ay nagpunta akong mag-isa sa sementeryo. Sa labas pa lang ay naghanap na ako ng tao na babayaran ko ng kahit na malaking halaga para linisin lang ang puntod ni Kuya Gibson. Hindi namang kailangan na repainting dahil naipamarmol daw ni Papa ang nicho ni Kuya. Dalawang teenager ang nakuha ko at pumayag na bayaran ko ng tig 300 pesos. Sila din ang kasama kong naghanap. Malinaw naman ang sketch ni Papa at bumili pa ako sa sharpness ng memory niya tungkol sa mga landmarks na nandoon pa.
hanggang sa matagpuan ko ang nicho ni Kuya Gibson. Pero nangihinayang ako sa tig 300 na naipangako ko sa dalawang teenager. Malinis kasi ang nicho at ang paligid nito at sa paanan at ibabaw nito ay mayroon pang mga bulaklak at nakasinding kandila. Inisip ko na may matatapat na kaibigan si Kuya Gibson ang naglinis sa kanyang nicho at nag-alay pa ng bulaklak at kandila. Pero nagawa ko pa rin magtanong sa mga tao sa tabi ng nicho ni Kuya Gibson. Yung asawa yata, saka may isang babae at saka yung anak nila, sabi ng babaeng napagtanungan ko. Malabo sa pangunawa ko kaya pinaulit ko. Yung babae na asawa nung namatay, may kasama siyang babae at isang bata. Sila ang nagpunta diyan kanina, ulit ng babae. Magulo pa rin dahil wala namang asawa si Kuya Gibson sa pagkakaalam ko at dahil wala ding nabanggit si Papa na nag-asawa si Kuya bago siya namatay. Nagpasalamat na lang ako sa babae. Sandali akong nagdasal sa harap ng puntod ni Kuya. Pagkatapos ay bumalik na ako sa kotse pero hindi muna ako umalis. Tinawagan ko si Papa at tinatanong ko kung may asawa si Kuya Gibson. Wala daw siyang alam o nabalitaan. Puro mga kaibigan lang daw ang nagpakilala noong libing ni Kuya. Kinabukasan November 2 ay nagbalik ako sa puntod ni Kuya dahil parang may humihila sa akin na pumunta doon. Si Jelly, gaya nung una ay ayaw niyang sumama kaya mag-isa lang akong pumunta. Madami pa rin tao sa sementeryo at sa puntod ni Kuya ay may isang babae at isang bata. Matamang nakatingin sa akin ang babae na parang pilit akong kinikilala. Siya man ay parang nakita ko na noon pero hindi ko lang maalala. Maganda siya papadudod at parang mayroong isang bagay sa kanya para hindi ko siya pagsawaang titigan. Kung wala lang kami sa sementeryo at kung wala lang siyang kasamang bata, baka nag-flirt na ako sa kanya. She was so serious at walang expression ang mukha niya kahit na katiting ng ngiti. Nakatitig lang siya sa akin nang biglang, "Derick, ikaw ba yan?" sabi niya. "Oo, kapatid ko si Kuya Gibson," sagot ko. Huminga siya ng malalim saka yumuko. "Kilala mo ko?" tanong ko. "Hindi mo na ako natatandaan?" balik na tanong niya. Tinitigan ko siya hanggang sa, "Ako si Mika, anak ng stepmother mo," sabi niya. Doon pa lang ay naalala ko na si Mika, anak ni Tita Rina. It was so surprising, Papa Dudot, dahil alam ko na iyon ay isang sekreto. Ang unang tanong ko sa kanya ay, bakit kailangan nilang maglihim ni Kuya Gibson na nagkaroon pala sila ng relasyon o nagsama pala sila at nagkaanak pa? Desisyon daw ni Kuya Gibson. Si Kuya daw ang nangako na hindi muna magpapakita kay Papa o kahit sino sa pamilya hanggat walang nangyayaring maganda sa buhay niya. Si Mika ay umiiyak na nagkukwento noon. Sobrang desidido si Gibson na magbago noon. Nakuha niya ang pera niya sa Papa mo at nagpaplano na siya ng negosyo para mabuhay niya kami. Sabi niya, hindi siya magpapakita sa inyo hanggat walang nangyayaring maganda sa buhay niya. Hanggat wala siyang naipagmamalaki. Magtutulungan sana kami pero bago pa mangyari ang mga plano niya, saka naman siya na aksidente. Mahigit 2 oras kami doon. Noong yayain ko silang kumain sa fast food ay sumama naman sila. Mahigit 1 taong gulang na si Gio noon dahil 3 months pregnant daw si Mika noong mawala si Kuya. Noong malaman ni Gibson na buntis ako, tuwang-tuwa siya. Noong ko lang naramdaman na mahal niya ako, magbabago na siya noon, Derick. Hindi lang dahil sa akin kundi dahil sana sa magiging baby namin. Muli pang napaluha si Mika kahit na noon ay nasa fast food kami. Matagal pa kami nagkwentuhan ni Mika. May natitira pa naman daw na perang iniwan si Kuya Gibson.
Nagpapahulugan daw si Mika ng kung ano-ano at nagpapautang din ng pera na siyang pinagkakakitaan niya habang nakikitara sila sa isang matalik niyang kaibigang dalaga na ang pangalan ay Karen. May asawa ka na ba? Baka gusto mong ma-meet si Karen. Noon lang bahagyang napangiti si Mika. Wala pa akong asawa. Kailan ko siya ma-meet? Tanong ko. Ihatid mo na lang kami sa bahay. Nandoon siya ngayon dahil wala naman siyang pasok, sabi ni Mika. Inihatid ko nga sila Papa Dudut at nakilala ko si Karen. Maganda si Karen pero hindi ko siya natipuhan. Mahigit isang oras pa ako sa bahay ni na Karen kung saan nakikitara si Mika noon. Nilalaro ko si Gio. Niloloko ko nga si Mika na iuwi ko na si Gio sa lolo niya, kay Papa. Pero nakiusap si Mika na wag muna siyang magsalita kina Papa or kahit kina Tita Rina para daw sa katahimikan ni Kuya Gibson. Kailan? Kailangang malaman ni Papa to? Tanong ko. Hayaan mo, pag napanaginipan ko si Gibson at sinabi niyang okay lang sa kanya, sasabihin ko sa iyo, sabi niya. Gusto kong isipin na biro lang yun ni Mika pero seryoso noon ang mukha niya. Napapanaginipan mo si Kuya? Natanong ko. Oo, madalas, sabi niya. Hindi na lang ako nagsalita. Nag-iwan ako ng pera kay Mika para sa kanila ni Gio. Hindi kalakihan pero tatanggihan pa sana niya. Sinabi ko na lang na regalo ko yun kay Gio para noong first birthday niya at noong nagdaang Pasko. Nasa hotel pa rin kami ni Jelly that night of November 2. Madaling araw kasi namin balak na lumuwas. Magkasama kami buong gabi pero si Mika ang nasa isipan ko. Pagkatapos nun ay nagbihis ako at muaba sa hotel. Diretso ako sa kotse. Sinunod ko ang instinct ko. Pinuntahan ko ang tirahan ni na Mika pero hanggang kalsada lang ako dahil parang nakakahiya nang puntahan siya. Pasado alas 10 na kasi noon. Isang dahilan ko noon ang sanay alamin ang telephone number sa tinitirhan ni Mika. Wala pa kasi siyang cellphone noon. Bumalik na lang ako sa hotel na si Mika at si Gio pa rin ang nasa isip ko. Napansin din ni Jelly na parang malalim ang iniisip ko. Sinabi ko sa kanya ang totoo. Iniisip ko ang iniwang asawa ng kuya ko at ang pamangking ko. Wala akong narinig kay Jelly. Wala siyang pakialam. Madaling araw, pag-alarm ng cellphone ko ay nagising kaagad ako at si Mika na naman ang agad na pumasok sa isipan ko. Kahit noong paalis na kami ni Jelly ay idinaan ko pa rin ng kotse sa kalsada kung saan naroon ang tirahan ni Mika. Nagbabaka sakali lang ako na baka nasa labas si Mika pero hindi ko siya nakita. Hanggang sa mag-decide na ako at nangako ako sa sarili ko na babalikan ko sila. I get myself back to work pero hindi na wala sa isipan ko si Mika. One week after, Friday noong muling bumiyahe ako, pero mag-isa lang ako. Gaya ng dati ay nagstay ako sa isang hotel pero immediately after checking in ay nagpunta agad ako kay Mika. Meron ako mga regalo para kay Gio. Tuwang-tuwa ang bata. Meron din akong regalo kay Mika. Isang cellphone. Gusto ko kasing magkaroon kami ng communication. Tumanggi siya noong una pero nagpilit ako. Sinabi ko na family ko rin sila dahil pamangking ko si Gio. Kahit na ang totoo ay hindi pa yun ang totoong dahilan. Niyaya ko ulit siyang lumabas. Pumasyal kami at nagpiknik. Buong araw ko silang kasama Papa Dudut at gustong gusto ko yun. Ibang-iba ang kaligayahang nadarama ko. Ibang-ibang pakiramdam. Ako ang tatay ni Gio at asawa ko si Mika. Nakikita ko rin ang saya kay Mika pero sa likod ng kanyang mga ngiti ay nararamdaman ko ang lungkot. Alam ko na miss na niya si Kuya Gibson. Hindi ko lang alam kung paano ko kukunin ang buong atensyon ni Mika. Gusto kong kalimutan na niya si Kuya Gibson at gusto kong ang kinabukasan nila ni Gio ang isipin niya. Gusto ko rin sabihin sa kanya na ako na lang ang isipin niya dahil ako ang magbibigay sa kanya ng magandang kinabukasan.
pero hindi ko alam kung papaano ko yun sasabihin. Most of the time ay nakatuon lang kay Gio ang atensyon namin. Gusto kong mag-usap sana kami tungkol sa mga sarili namin. Tungkol sa mga nararamdaman ko para sa kanya, pero hindi ko alam kung papaano ko sisimulan dahil sa takot ko na baka hindi niya ako maintindihan. Nakikita ko kasi na hanggang noon ay mahal na mahal pa rin niya ang kapatid ko. The following day ay dumalaw na lang ako sa tirahan nila at 5 oras kong kasama si Gio dahil si Mika ay maraming gawain noon. Mabuti na lang at mabait talaga ang family ni Karen at welcome naman ako sa bahay nila. Doon pa ako nag-lunch. Noong gabi ay nagpaalam na ako sa kanya. Natouch ako dahil umiiyak si Gio. Ayaw pa niyang umalis ako. Inaraga ko siya at niyakap. Pagkatapos nun ay nakaramdam ako ng kakaibang pakiramdam. Kakaibang saya na hindi ko talaga maipaliwanag. Alam ko sa oras na iyon, sa pagkakataong iyon na gustong gusto kong maging tatay ni Gio. Birthday ni Papa ay hindi ako nakapunta sa mismong araw ng celebration. The next day ko siya napuntahan. Nandoon din noon si Tita Rina, stepmother ko na mama naman ni Mika. Pasimple kong tinanong si Tita Rina tungkol kay Mika. Nagkatinginan sila noon ni Papa noong marinig nila ang pangalan ni Mika. Tapos, nasa probinsya siya, sabi ni Tita. Bakit hindi na po siya napupunta rito? Kunwaring tanong ko. Nagkibit balikat siya bago sumagot. Matigas ang ulo ng batang yun. The last time na nag-usap kami sa telepono, sinabi niya mag-aasawa na siya. Kailan pa po yun? Tanong ko. Matagal na, about 2 years ago. Sagot niya. After that, kapag tumatawag siya, sinasabi niyang masaya siya sa buhay niya at hindi ako dapat mag-alala tungkol sa kanya. Sa totoo lang, nagtataka ako kung bakit sinasabi niya yun. Dati kasi wala siyang pakialam kung mag-alala ako sa kanya, pero lately siya pa mismo ang tumatawag sa akin para sabihin na okay lang siya. Pero paano pong nangyari na 2 taon na hindi kayo nagkikita? Eh samantalang siya lang po ang nag-iisa niyong anak. Tanong ko. Galit siya sa akin noon, galit na galit. Isinumpaan niya ako at nangako siya na hindi siya magpapakita sa akin kahit kailan. Bakit po? Tanong ko ulit. Bumunot ng hininga si Tita Rina bago nagsalita. Sumulyap din kay Papa. Ayaw niyang mag-asawa ako ulit. Mahal na mahal niya ang daddy niya. I think napatawad na kayo ni Mika. Nasabi ko. Sana nga. Sabi lang niya bago pa tuluyang maluha. Si Papa naman ang nagsalita. Bakit na ku-curious ka tungkol kay Mika? Nakita ba kayo? Hindi ka agad ako nakasagot. Nagkita kami nung dinalaw ko ang puntod ni Kuya Gibson, sabi ko. Nakita ko ang ekspresyon sa mukha ni Papa. Parang napapuzzle at parang walang salitang lumabas sa mga labi niya. Kumusta na si Mika? Si Tita Rina ang nagtanong. May anak na siya, sabi ko. Nag-iba ang ekspresyon ng mukha ni Tita Rina. Lumiwanag. Kumusta sila? Babae ba? Ang asawa niya, nakita mo rin? Sunod-sunod na tanong ni Tita Rina. Lalaki po, Gio ang pangalan ng bata, sabi ko. Ang asawa niya, nakita mo rin? Mabait ba? Tanong ulit niya. Noon ay nalito ako, Papa Dudot. Hindi ko alam kung magsisinungaling ako o magsasabi ako ng totoo. Basta ang natatandaan ko lang ay ayaw ni Mika na sabihin ko kina Tita Rina ang tungkol sa kanila ni Kuya Gibson. Wala na po siyang asawa. Sagot ko sa naghihintay na si Tita Rina. Nagulat siya at sunod-sunod ang naging tanong. Bumalik sa lungkot ang mukha niya. Patay na po ang asawa ni Mika, sabi ko. Pagkatapos nun ay biglang sumabad si Papa. Bakit ka ba ganyang magkwento? Parang tinitipid mo. Parang may alam ka na ayaw mong sabihin sa amin.
halatang irita si Papa. Then bigla ko na lang naramdaman na kailangang malaman nila ang totoo. Nakita ko sa mga mukha nila na pareho silang apektado sa mga nalaman nila tungkol kay Mika. Lalo na si Tita Rina na noon ay umiiyak na. Hanggang sa pati ako ay napaluha na rin, lalo na noong maalala ko si Mika. Si Gio at si Kuya Gibson. Noon ay handa na akong magsalita. Si Kuya Gibson ang asawa ni Mika, nasabi ko. Kapwa sila nagulat. Nakita kong humagulhul si Tita Rina bago siya yumakap kay Papa. Bakit daw sila naglihim? Bakit daw sila nagtago? Mga tanong nila sa akin na tanong ko din noon kay Mika. Yung dahilan na nasabi sa akin ni Mika ang nasabi ko din sa kanila. Pero nasabi ko rin na hindi gustong ipaalam ni Mika sa kanila ang lahat. At mayroon pa sana akong gustong sabihin kina Papa at Tita Rina ang tungkol naman sa pag-ibig ko kay Mika, pero hindi ako nagkaroon ng pagkakataon. Para kasing hindi tama na isisingit ko ang tungkol doon sa gitna ng pagkasyakpa ng dalawa. Si Papa, nakita ko pang hawak niya ang kwadro ng litrato ni Kuya Gibson noong maliit pa si Kuya. Nakasaludo ito sa litratong yun. Umakyat na lang ako noon sa kwarto ko at tumawag ako kay Mika. Pagbukas pa lang ni Mika ng cellphone niya ay naulinigan ko na ang boses ng lalaki at ang boses ni Gio. Parang naglalaro. Sinong kasama mo dyan? Tanong ko kay Mika. Anak ko, sagot niya. Sino pa? Tanong ko. Si Randy. Kaibigan ko, sabi niya. Hindi maganda ang kutob ko noon, Papa Dudot. Hindi ako seloso pero parang noon ay nakaramdam ako ng pagsiselos. Pupunta ako dyan this weekend, sabi ko. Mukhang napapadalas ha, sabi niya. Namimiss ko kayo eh, sabi ko. Talaga? Sagot niya. Oo, lalo ka na. Gusto ko sanang sabihin ito pero hindi ko nagawa. Tapos ay muli ko narinig ang boses ng lalaki na kausap si Gio. Parang ang saya-saya nila. Lalo ko pang naramdaman ang pagsiselos kahit na alam ko namang wala akong karapatang magselos. Punta na lang ako dyan sa Sabado. Sabi ko na lang kay Mika bilang tanda ng pagkatapos ng usapan namin. Okay, ingat ka na lang bayaw ha, sabi niya. May kurot sa puso ko ang salitang bayaw at iyon ay dumagdag sa namumuong sama ng loob ko. Apektado ako. Hindi ko gusto ang pakiramdam ng nagsiselos. Ang pakiramdam na parabang nababaliw ka na. Sakto na ganito ang nararamdaman ko noon. Dahil kay Mika. Inuna ko na ang pagpunta kina Mika bago mag-check-in sa hotel bago sumapit ang Sabado. Alas 5 pa lang yun ang hapon. Pagod ako sa biyahe pero nawala ang hapo ko noong makita ko ang mag-ina. Lalo na noong tuwang-tuwang yumakap sa akin si Gio. Kinausap ko si Mika. Niyaya ko siyang mag-dinner na kaming dalawa lang kung pwede. May pag-uusapan lang tayo, sabi ko. Matapos siyang magkibit balikat ay sinabi niyang, okay lang kung matatakasan ko si Gio. Nag-glow ang kagandahan ni Mika noon at lihim din akong nagpapasalamat dahil hindi niya question kung bakit niyayaya ko siyang mag-dinner. Natakasan niya si Gio. Sa isang restaurant kami nag-dinner. Walang nasa isip ko noon, Papa Dudut, kundi ang pakay kong magtapat ng damdamin ko sa kanya. Tapos na kaming kumain noong mag-order ako ng champagne. May gusto ka pang sabihin? Biglang tanong niya. Kanina ko pa napapansin na parang hindi ka mapakali, dugtong niya. Alam ko sa sarili ko na yun na ang tamang pagkakataon. Oo, may gusto nga akong sabihin. Diretso ang tingin ko sa mga mata niya. Ano yun? Tanong niya. Bumuelo ako.
Mika, hindi ko alam kung tama ito pero naniniwala ako na hindi ako magkakamali kung sa pakiramdam ko ay tama. Gusto kong ituloy ang sinimula ni Kuya Gibson sa inyo ni Gio. Gusto kong maging tatay kay Gio. Gusto kong maging asawa mo. Pagkasabi ko noon ay yumuko si Mika, sabay inom ng champagne. I was so sure na hindi siya nagulat sa sinabi ko. Parang inasahan na niya na yun at parang dati na niyang alam na ganun nga ang gusto ko. Anong masasabi mo? Untag ko sa kanya. Noon ay hindi pa rin siya nagsasalita. Gusto kong magpaalam ka kay Gibson. Formal niyang sinabi. Paano? Tanong ko. Sinabi niya sa akin kung papaano. Hindi ako kumporme sa gusto niyang mangyari pero gusto kong patunayan sa kanya na malinis ang intensyon ko kaya't pumayag ako sa gusto niya. Kahit na ang totoo ay nawiwirduhan ako. Pumunta kami sa sementeryo. Gabi na at umuulan pa noon. Hindi ako nagpakita ng takot o hesitation dahil gusto kong isipin niya na totoo ang hangarin ko sa kanya. Sumuong kami sa ulan. Inaamin kong takot ako sa sementeryo kapag gabi at sa paanan ng puntod ni Kuya Gibson ay tumayo si Mika. Napansin ko lang umiiyak siya noong yumuyugyug ang balikat niya. Hanggang sa mapalhod siya habang sinasambit ang pangalan ni Kuya Gibson. Matagal na parang kinausap niya si Kuya Gibson. Noong tumayo siya ay hinarap niya ako. Sige, magpaalam ka na sa kanya. Hindi ko alam kung papaano. Noong buhay nga si Kuya Gibson ay hindi ko siya nakakausap eh. Wala akong natatandaang kinausap ko siya ng matagal o anumang seryosong usapin sa pagitan namin. Sige na. Sabihin mo na sa kanya ang gusto mong mangyari. Sabi ulit ni Mika, humalo na ang ulan sa mga luha niya kanina. I was trying to imagine Kuya Gibson na nasa harap ko, pero hindi ko maapuhap ang imahinasyon ko. Sinubukan kong tumitig sa puntod niya, pero ang nai-imagine ko ay kalansay niya. Hindi ko gusto yon kaya iginala ko ang paningin ko sa paligid. Kinalabutan ako papadudot noong may makita akong lalaki sa di kalayuan at nakatingin sa amin. Bigla itong nawala pero I know na si Kuya Gibson yun. Ganun ang taas at ganun ang tayo. Yung takot ko ang tumulong sa akin para makapagsalita dahil pakiramdam ko talaga ay nasa paligid lang si Kuya Gibson. Kuya, alam kong nandiyan ka lang. I'm sorry. Hindi tayo naging malapit at humihiling ako na sana naging malapit tayo pero hindi nangyari yon. Kinasasabikan ko ang magkaroon ng kapatid. Hanggang ngayon ay hindi ko pa alam kung bakit galit ka noon. Mahal ka naman ni Papa. Mahal ka namin. Hindi ka nagsasalita noon at hindi ka nagpapaliwanag. Nag-iwang ka sa amin ng maraming tanong na hanggang ngayon ay hindi namin alam ang sagot. Tapos umalis ka. Dahil mahal ka ni Papa, pinayagan ka niya dahil iniisip niyang nandoon ang kaligayahan mo. Hindi namin inaasahan na yung pagalis mo ay hindi ka na babalik. Si Mika, si Gio, iniwan mo rin. Alam ko na hindi mo sila gustong iwan pero kailangan ka nila. Kuya, mahal ko sila. Hinihingi ko ang permiso mo na ako ang magpatuloy sa pagmamahal mo sa kanila and I promise to love them the best that I can. At hindi ko sila iiwanan. Please Kuya Gibson, payagan mo kong gawin ko yun. Pagkasabi ko nito Papa Dudut ay napansin ko sa sulok ng mga mata ko'y may tao din sa di kalayuan. Sinulyapan ko at muli kong nakita ang figura ng lalaking iniisip kong si Kuya Gibson. Natiyak kong siya nga yon noong makita kong sumaludo siya sa akin. Parang gusto ko pa siyang lapitan pero tumalikod na siya at bigla nang naglaho sa dilim. Ang kanyang saludo Papa Dudut ay
tanda ng kanyang pagpayag. Pumayag si kuya. Sabi ko kay Mika nung naglalakad na kami pabalik ng kotse, hindi siya nagsalita. Kahit nung nakasakay na kami ay wala siyang salita. Parang ang lalim ng iniisip niya. Nagsalita lang siya noong sabihin niyang iahatid ko na siya sa tirahan nila. Punta ako dito bukas. Sabi ko na lang noong pagbuksan ko siya ng pinto ng kotse noong nasa tapat na kami ng bahay ni na Karen. Sige, sagot lang niya. Sa hotel ay tinawagan ko si Mika pero out of reach siya. Kahit noong umaga na. Pumunta na lang ako sa kanila at nalaman ko na may sakit pala si Mika. Trangkaso. Hindi siya lumabas ng silid niya kaya't naglaro na lang kami ni Gio. Noong ipaalam ko si Gio na isasama ko siya sa labas ay pumayag naman si Mika pero sinabi lang niya kay Karen. Matagal kami ni Gio sa fast food. Enjoy kong kasama ang pamangkin ko at gustong gusto ko yung pakiramdam na ako ang tatay niya. Nakakapagod siyang kasama pero enjoy. Makulit kasi at malikot. Kung gaano ako siguro kasaya nakasama si Gio. Doble ang magiging kalagayahan ni Papa kapag nakita niya si Gio na parang Xerox copy ni Kuya Gibson. Parang kung nawala man sa amin si Kuya Gibson, dumating naman si Gio. Nakikinita ko na noon kung gaano magiging masaya si Papa kapag nakita niya si Gio. Mahigit 2 oras kong kasama sa labas si Gio. Nag-shopping din kami ng mga laruan at gamit niya. Nasa terrace si Mika at Karen noong ihatid ko si Gio. Hindi ko masyadong nakausap si Mika dahil sumakit daw ulit ang ulo niya. Inisip ko noon Papa Dudut na umiiwas lang siya at ayaw niyang pag-usapan namin ang tungkol sa amin dalawa. Kinagabihan ay lumuwas na ako dahil tumawag ang katrabaho ko. Mayroon daw kaming irarush na trabaho na susundan pa ng conference tungkol sa bidding ng isang project. Bawat stopover ay tinatawagan ko si Mika pero hindi ko siyang makontak. Lalong lumakas ang kaba ko noon na umiwa sa akin si Mika. I tried to focus myself with my work pero hindi nawala sa isip ko na si Mika at si Gio ay nasa malayo. Noong time na yon Papa Dudut ay wala akong gustong gawin kundi ang kunin sila at magsama-sama na kami. Napakarami kong pangarap para sa kanila. 1 linggo ang dumaan na hindi ko man lang nakausap si Mika sa telepono o kahit sa text lang. Friday ay nagbiyahe ulit ako at desidido na akong kausapin si Mika tungkol sa mga plano ko. Isasama ko na sila sa Maynila o kahit saan nila gustong tumira. Pagdating ko ay dumiretso na ako sa tirahan nila upang salubungin ang isang napakasamang balita. Malungkot na humarap sa akin si Karen at sinabing wala na sa kanila si Mika at Gio. Ayon kay Karen, basta na lang daw nagpaalam si Mika at bitbit nila ang maraming gamit nila ni Gio. Nahihiya na raw siya sa parents ko pero alam ko na hindi yun ang dahilan kasi alam niya na parang anak na ang turing sa kanila ng mga magulang ko. Ganito ang sabi ni Karen noon. Sa tingin mo, saan sila nagpunta? Tanong ko noon kay Karen. Hindi ko sigurado pero 2 araw bago sila umalis, nandito si Bernard at parang may importante silang pinag-usapan. Sumbong pa ni Karen. Sino si Bernard? Agad kong tinanong. Nanliligaw kay Mika pero wala akong ideya kung sila na, sabi ni Karen. Nasabi rin ni Karen, Papa Dudut, na matagal nang nanliligaw si Bernard kay Mika. At gaya ng ginagawa ko ay lumalabas din sila madalas. Naalala ko yung lalaking narinig ko noon sa cellphone noong minsang tawagan ko si Mika. Yun daw si Bernard ayon kay Karen. Ang masakit ay hindi raw masyadong kilala ni Karen si Bernard. Wala siyang ideya kung taga saan ito at kung saan nagtatrabaho. Sa tingin mo ba eh si Bernard ang sinamahan nila? Malungkot na tanong ko kay Karen. Hindi ko sigurado pero malamang, sagot ni Karen. Pagalis ko sa bahay ni Karen, habang nagmamaneho ako ay hindi ko napigilang mapaiyak.
Alam ng Diyos kung gaano ko kamahal si Mika at Gio. May puwersang nagtutulak sa akin noon para hanapin sila. Ang puwersang iyon ay mula sa puso ko, pero ang problema ko ay kung saan ko sila hahanapin. Bumalik pa ako kay Karen the following day pero wala pa rin akong balitang nakuha. Out of reach pa rin ang cellphone ni Mika. Bago ako lumuwas pabalik ng Maynila ay dinalaw ko ang puntod ni Kuya Gibson. Muli ay naramdaman ko na nasa paligid lang si Kuya. Kinausap ko siya. Kuya? Kuya, tulungan mo akong makita sila ng Mika. Kuya, mahal na mahal ko sila. Ayokong kung saan-saan lang sila pumunta. Ang dami kong plano para sa kanila. Mahal na mahal ko sila, Kuya, at tulungan mo kong makita sila. Bago ako nagpunta sa probinsya ay kinausap ko rin sina Papa at Tita Rina. Noong ko lang silang nakitang sabay na umiyak sa harap ko, umiiyak ako habang nagkukwento sa kanila habang inaamin ko sa kanilang lahat ang nalaman ko. Pati ang totoong damdamin ko para sa mag-ina. Nagalok si Papa ng tulong. Uupa daw siya ng mga tao para maghanap kay Mika. Sumang-ayon ako sa ideyang iyon. Si Tita Rina naman ay nagpa siyang umuwi sa probinsya. Galit daw sa kanya ang mga kamag-anak ng asawa niya. Pero tatapangan nang daw niya ang mukha niya na humarap sa kanila alang-alang kay Mika. May hinala daw siya na baka alam ng mga kamag-anak nila kung nasaan si Mika. Kina Karen, ako dumiretso papadudot at doon ay may bagong balita sa akin si Karen. Isang balita na nakapaloob sa isang sulat na iniwan sa kanya ni Mika. Para sa akin ang sulat. Nalamukos ko ang sulat noong mabasa ko yon dahil sa matinding disappointment ko sa mga sinabi ni Mika. Buntis daw siya at si Bernard ang ama ng dinadala niya. Humingi siya ng tawad. Nagpasalamat ng marami sa mga nagawa ko at mga gusto ko pang gawin sa kanila. Pero kailangan daw niyang gawin kung alin ang tama. Huwag ko lang daw silang hanapin dahil kahit matagpuan ko pa raw sila, ay wala pa rin mangyayari. Nag-commit na raw siya kay Bernard. Lumuha ako sa harap ni Karen, Papa Dudot. Nalamukos ko ang sulat. Nag-drive ako papuntang sementeryo at sa puntod ni Kuya Gibson ay tumayo akong luhaan. Parang noon ay natagpuan ko ang sarili ko na nagsusumbong sa kuya ko. Wala na sila, Kuya. Yun lang ang natatandaan kong nasabi ko. Pero kung naroon man si Kuya noong mga sandaling yun, ay alam kong nakita niya kung gaano kasagana ang mga luhang umagos sa mga mata ko dahil sa matinding kalungkutan. Hindi pa ako umiiyak ng ganun kagrabe noon lang. Hindi pa ako nagkakaroon ng ganung katinding problema at disappointment dahil hindi pa ako nagmamahal ng ganung katindi gaya ng pagmamahal ko kay Mika at Gio. Walang nakuhang impormasyon ng mga taong binayaran ni Papa tungkol kina Mika. Hindi naman kasi namin alam ang buong pangalan noong Bernard at iba pang impormasyon tungkol sa kanya. We gave up at naisip ko lang na baka tama si Mika. Kahit matunto namin kung nasaan sila ay wala pa rin mangyayari dahil nag-commit na siya kay Bernard. October 28 ay nagpunta ako sa libingan ni Kuya. Nilinis ko ang puntod niya. Mula October 28 ay araw-araw akong dumadaan sa sementeryo sa pagbabaka sakali kong makita doon si Mika. November 1, alas 8 ng umaga ay nandoon ulit ako at sobrang naging panghihinayang ko dahil alam ko na nagpunta doon si Mika. Nadatnan ko kasi ang mga bulaklak at nakasindipang kandila sa paanan ng mga puntod ni Kuya Gibson. November 2 ay inagahan ko ang punta. Alas 5 pa lang ay nandoon ako hanggang alas 12 ng tanghali pero hindi na bumalik si Mika. November 2 ng hapon ay bumalik na ako sa Maynila. Noon, Papa Dudut, ay lubusan ko nang tinanggap na wala na nga akong maaasahan pa kay Mika. May sarili na siyang buhay. Papa Dudut,
Meron akong mensahe para kay Mika. Sakaling nakikinig siya ngayon o kung sino mang nakakakilala sa kanya. Mika, pakiusap lang. Walang rason para ka magtago. Malalawak ang isip ng mga taong nagmamahal sa inyo ni Gio. Si Tita Rina ay tumatanda na at wala siyang ibang hiling kundi ang makita kayo ni Gio. Huwag mo rin sanang ipagdamot si Gio sa amin. Kahit saan mo tingnan ay may karapatan kami sa kanya dahil kadugo namin siya. Nagmamakaawa ako na magpakita ka at sabihin mo kay Karen kung nasaan ka. O kaya ay pumunta kayo ni Gio sa Batangas. Tatanawin naming buong pamilya kung magpakita kayo ni Gio sa amin. Nagmamakaawa kami. Umaasa, Derick. Itinuturing kong kayamanan ng lahat ng mga pangyayari sa buhay ko at ako po'y nagagalak na ibahagi ang kwento ko sa lahat ng mga tagapakinig ng programa nyo. Natanggap ko na hindi kami pwede ni Mika. Pero ang pamangking ko, mahalaga siya sa akin. Sa amin ni na Papa at Ate Rina. Please, tulungan niyo po kami na makita sila. Thank you very much and God bless you all. Truly yours, Derick. Maraming salamat po sa ating kabarangay na si Derick sa kanyang pagbahagi po ng kanyang kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Sa mga nakikinig, maaari po kayong magpadala ng inyo pong mensahe sa ating pong fanpage account o kaya naman po ay papadudod space on ang inyo pong mensahe at ipadala sa 4627. Hanggang sa muli po mga kabarangay, ako po si Papa Dudot sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa dito sa Barangay Love Stories.